si Wilbert ang may pakanan ng lahat ng iyan. Tungkol pa rin to dun sa issue na yon. At syempre, nagkapatawaran na ata. Kasi nag-sorry na yung isang part and nag-sorry na rin yung kabilang part. So si Zainab nag-sorry na. Nag-sorry din si Wilbert. Pero yes. Ngayon mga kahombre ko. Ito yan ha. Itinanggi na ni Wilbert yung mga allegations ni ng voice recorded na isang tao na nilabas ni MG. Syempre, which hindi natin alam kung totoo nga 'yon, 'di ba? Yun yung galaw. Hindi natin alam. Kumbaga naka-allegation lang 'yon, 'di ba? Hindi siya sure kung totoo nga 'yon. And ibang tao 'yung nagsalita, so tinry lang natin na ilabas, inilabas lang natin. Just for him to explain us kung totoo ba yun or hindi, di ba? Pero pinaliwanag niya, sabi niya hindi totoo yun. At nagpakita siya ng mga papers, nagpakita siya ng mga documentation, and nagpakita rin siya na si Wilbert na siya ay galing sa high precision at siya ay nagpa-check and actually nagkakaroon siya ng anxiety ata and all that. So I think hindi niya kinaya yung pressure ng social media. Now, samantala si Zainab naman, humingi na rin ng pasensya sa lahat sa atin, sa aming mga social media influencer na nasabihan niya ng hindi maganda at which lumabas nga through Wilbert dahil sa screenshot na inilabas niya. Now, ganito yan, no? Mga kahombre ko. So, nagkapatawaran na yata, di ba? Ngayon, itinanggi rin ni Wilbert na hindi din daw totoo yung nilabas si Cian Gasa. So, wala. It's over, man. So, the trend was killed. Now, mga kahombre ko, namatay na yung trend. Nagsimula ang trend, namatay ang trend. Pero merong kulang. Merong question marks, mga kahombre ko. Nasaan yung mga nagsulsol kay Wilbert Tolentino? Question mark. Nasaan sila? Ang dami nila, mga kahombre ko, napakarami nila. Nung panahon na nag-status pa lang si Wilbert Tolentino, nandyan si Go Me, Go Moms, Go Ma, nasaan kayo ngayon? Diba? Ibig sabihin, Miss Wilbert Tolentino, walang kahit na isa sa mga yon, sa mga nagsuhol sa'yo na social media artist, na mga sikat, walang nag-stand up for you. Alam mo kung bakit? Ginisa ka lang nila. Because they wanted to see Zainab fall. Yun yung pinlano nila at yun yung inisip nilang gawin sa'yo. It went so damn far, Wilbert, for you to understand that. Kasi again, as I told you, para kay makagagawa sa upmen, baby ka pa sa social media. Tama ka. Age, wala yun, man. Kahit ilang taon ka man, pwede mong gawin lahat ng gusto mo. At ako, coming from a European mentality tulad ko, I do understand that, man. Ang kasabihan sa amin sa Italia, pag 50 years old ka, dun pa lang magsisimula ang buhay mo. Real talk yan, man. So, I understand what you mean. Pero Wilbert, nalaman na ng lahat yung mga mali ni Zainab. Alam na lang lahat ng mali ni Zainab. Ikaw ba, ano ba yung mali mo sa tingin mo? Ako magsasabi sa'yo, sa tingin ko, Wilbert, ang mali mo dito, nagpadala ka sa hype. And yun yung common na kamalian na mga pausubong pa lang na social media influencer. Social media player, I say. Alam mo kung bakit player? Why are you into this game? Ito kasi yung pinakamalaking reality sa ngayon. Isa tong reality show, ang YouTube. Isang reality show yan, mga kahombre ko. Bawat isa may karakter.
And I am the guy na villain dito. I actually am. Will forever be. Okay? Ako yung tinatawag na disking ng Pilipinas. Okay? It's gonna be forever like that. Pag nakita mo yung pagmumukhang to, it's game time. Di ba? Game time! Pero anyway, sige. Si Wilbert, sa storya na to, ulitin natin ha, siya yung villain. Kasi ang ginawa niya, binaba niya ang isa sa pinaka-social media star. Ang tinatawag ko dyan is Class A. Class A yan si Zainab. Tinry niya ngayong ibagsak ang Class A. But what happened? Nag-retaliate yung Class A. Now, yung mga nasa baba tulad ni Wilbert Tolentino, tulad ni MG, tulad nila Pastilla, tulad ng mga yan, kasi magkaka-level kami ng mga yan, eh, mga ka-ombre ko, okay? Magkaka-level kami ng mga yan. So, yan, andyan na yan. Kaya mo yan, ma'ams! Go, ma'ams! Tapos, puta, si Skastak din, ay ganun din. Go, ma'ams! Let's make it! Habang may tumutulo-tulo sa bayag niya while kinocomment niya. Parang ganito yan, eh. May tissue siya, tumutulo yung tulo niya sa bayag niya. Go, ma'ams! Papunas, go, ma'ams! Oh, tangin. Anyway, so that's what's up, man. Now, ano bang ganap na overhype ngayon si Wilbur? Mas lalo niya pang pinursige. Yes, man, ang daming sumusuporta sa akin na sika. Si Pastillas Girl. Nandyan si Daryl, nandyan kung sino-sinong mga sikat, mga kahumbre ko. Ayun, nung nag-retaliate si Zainab, slowly umiikot mga kahumbre ko. Lumabas si MG, lumabas si Zian Gasa. Imagine niyo mga kahumbre ko, even si Tony Fowler. Naging kay Zainab na siya. Kawawa si Wilbert, mga kahumbre ko, naiwan mag-isa. The guy is the freaking man. The guy is the freaking main player, mga kahombre ko. The guy remained on his own. The guy became makagago, was up men sa sunugan. The guy became legendary. Tangina. So si Wilbert Tolentino, for makagago, was up men, is the legendary guy now, man. Kasi kinaya niya lahat yon. Now, that's a big congratulations, Wilbert. Kinaya mo. Pero, ang question mark ko pa rin, nasaan na yung mga tropa mong sikat na social media influencers din? Alam mo, Wilbert, si Madam Inuts will be forever yours as she works under you. Naintindihan ko na si Hipon, she just can't talk about sa issue na yan dahil may iniingatan kayong image niya. I understand that part, bro. But now, nasaan yung mga kaibigan mo? Nag-retaliate ba sila? Nagsalita ba sila? Kalimutan mo namin, hindi to gantihan eh. Pero alam mo kasi, sana man lang napakita nila yung real friendship nila sa'yo. At alam mo, Wilbert, real talk. Alam ko, kagabi kasi napanood ko yung video mo. And you were parang naudlot yung iyak mo. Iiyak ka na sana pero naudlot. Bigla kami gagawin, putang ina, sabi ko, putang ina, sayang luluha na sana. That was 10 points extra sana, pero it never happened. It never came out. But maybe for a reason, di ba? But nakita ko na you were trembling, you were actually not in good shape kagabi. So, yes, I understand the frustration, hindi ka sanay sa pressure, but pinasok mo to, and I thought you would know how to handle things. I thought you would know how to play it. Kasi nasa upper hand ka na nun eh. Alam mo, Wilbert, yung nagkulang sa'yo sa larong yon, walang sumuporta sa'yo na kaibigan mong influencer. Nobody stood up with you. And that is actually yung turning point ng lahat ng yon. Because you started well this game. You started the game well. You started the war well equipped. But then, sa kalagitnaan, nung dumating na lahat ng reinforcement ni Zainab, kung saan dumating yung mga real friends niya to take care of her, it's gone. Imagine mo, even the other villain na nagalit kay Zainab, nagalit ako,
ko at si Tony Fowler kay Zainab. But ang ending, anong nangyari? Nagtampo lang kami, but then we went for her. Gets mo, Wilbert? Kasi kaibigan ako ni Zainab. So, ending, naging kaibigan na rin ni Tony si Zainab because we are one. Our circle is just one, a one big circle. Hindi kami nagbibigayan ng pera for collabs. Diyos ko, first time ko yung narinig sa'yo, Wilbert. Sa'yo ko lang narinig na nagbibigayan pala ng pera sa pag-collab. Alam mo, Wilbert, real talk, kung lumapit ka sa'kin, kay makagagawa sa man, hindi ako manghihingi ng pera sa'yo, man. I am actually willing to give you a collab nang wala lang. Baka gagawa sa man, alam mo tangina, walang, para sa akin man, walang halaga yung collab ko sa tao man, yung collab ko sa social media influencer. Kaso mahirap akong hagilapin because ayoko makipag-collab. It's not because of the money, walang halaga yan. Wala naman ang kwentang social media influencer, maybe you just want me to be in your video. But then man, wala naman ang kwentang influencer, walang, hindi kita mabibigyan ng amount kung how much do I cost. Gets mo, man. So, hindi kayang bayaran ng kahit na magkano, 800, 700, 200, 50,000. Yung halaga ko, alam mo yun, just for few subscribers. Alam mo, Wilbert, may sasabihin ako sa'yo, kaibigan, na humanap ka ng video kung saan sinasabi ni Makagago, what's up, man? Like, share, subscribe. Never. Tuturuan kita dahil baby ka pa sa social media. Alam mo kung bakit, Wilbert? Kasi kahit ilang milyon ang subscribers mo, and they subscribe only dahil sa nakikita nilang kasama mo, hindi ka nila papanuuran later on. Because they just don't care about you. They cared about the person na binayaran mo just for that stupid segment. Then next segment, hindi mo na siya kasama, wala na silang paki sa'yo, Wilbert. Kaya naman tingnan mo, wala kang views. Kasi hindi naman ikaw yung ipinunta ng tao sa channel mo, kundi yung binayaran mo na social media influencer na kinolab mo. Ang sakit, Wilbert, but that's the reality. I think you also know that because you felt that. Look at your views, bro. That's how it is. You don't please people to freaking like you. You just have to hassle your ass off and freaking go for it, bro. Gets mo? Otherwise, man, you know what you'll get? You'll get these fucking views. That's it. Maganda yung subscribers mo, but what will you do with that? What would you do for that? With that, man? Nothing, man. Maganda lang yung 2 million subscribers, but then look at your videos, man. No. Hindi siya naaakma doon sa videos mo, yung subscribers mo. Gets? Anyway, I am still trying to find kung ano na nangyari kay Matured Girl. She's gone, man. Si Flo G, he's gone. Nagko-comment yung mga yan kay Wilbert before everything. Before this shit even started. Si Taril, what happened? Why didn't you stand with your so-called friend? Kaibigan mo, di ba? Bakit hindi ka sumuporta sa kaibigan mo? Are you guys those type of friends? Alam ko kayo rin naman nagsulsol kay Wilbert Tolentino. I don't think the guy is that type of guy. Hindi ako, mga kaombro, even sa una kong video, sinabi ko yan. I don't think si Wilbert ang may pakana ng lahat ng yan. Nadala lang yan, man. Nadala yan because the guy is falling down with his views. So, nakinig siya. Dahil nga, again, naghahanap siya ng mentor. And now, nakahanap siya ng voices sa mga inggit kay Zainab. Real talk.